Isa sa mga napakahalagang bagay na naisulat sa Biblia ay ang arko ni Noah na ipinagawa sa kanya ng Diyos upang makaligtas sa unang hukom ng Panginoon laban sa mga makasalanang tao. Ang ilan namang mga henyo sa mga panahong lumipas ay patuloy na kumalat ng mga ebidensya para masabing totoo nga talaga ang mga nakasulat o mga kasaysayang na itala sa banal na aklat. At di nga lumaon ay nadiskubre nila ang isang bagay na hugis barko sa isang bundok sa malayong silangang bahagi ng Turkey na malapit sa hangganan ng Armenia. Pero siya nga pala mga master bago natin ito ipagpatuloy kung ngayon pa lang kayo napadpad sa channel ko at gusto nyo ng mga ganitong usapin kung saan makakapulot kayo ng kalaman tungkol sa mitolohiya, relihiyon, agham at kasaysayan ay huwag nyo namang kalimutang pindutin ang subscribe button. I-hit nyo na din ang bell icon para hindi kayo mahuli sa mga susunod pang video na aking i-upload. Ayon sa Biblia, si Noah ay inutusan ng Diyos upang gumawa ng arko para iligtas ang kanyang sarili at ng pamilya nito sa bahang ipadadala ng Diyos para lipulin ang mundo dahil sobrang makasalanan na nito. Ayon pa rin sa Biblia sa aklat ng Genesis, ang sukat ng arko ay 300 siko ang haba, 50 siko ang luwang at 30 siko ang taas. Kung gagamit naman ng ibang salita sa sukat, ay lalabas na ang arko ay may sukat na 515 feet o 300 Egyptian cubits ang haba, 75 feet ang luwang at may 45 feet na taas. May 3 palapag din ang loob ng arko. Hindi naman tinatanggi sa kasaysayan na ang arkong gawa lamang sa kahoy at ginawa lamang ng 8 tao ay siyang pinakamalaking arko sa buong kasaysayan. At sa oras nga na matapos ang arko, ang utos ng Diyos ay kailangang magsakay ng 2 pares ng mga hayop na nabubuhay noon. Mag-iimbak din ang pagkain para kanilang kainin upang sila ay mabuhay. At doon nga ay nagsimulang umulan ng malakas sa loob ng 40 gabi at 40 araw at bumaha kung saan nilipol nito ang makasalanan at nanatiling ligtas sila Noah dahil na rin sa arko na nanatiling nakalutang hanggang sa mapadpad sila sa isang bundok na kung tawagin ay bundok Ararat kung saan ito huling natagpuan ayon na rin sa mga nakasulat sa Biblia. Ngunit maraming mga scholar ang hindi naniniwala sa mga pahayag na ito sa Biblia dahil wala umanong nakitang mga ebidensya o mga patunay na ito nga ay talagang nangyari o ginawa. Pero noong 1959, napansin ng isang Turkish na kapitan sa army na si Leandro Pinara ang mga kakaibang hugis noong kanyang sinusuri ang mga aerial photographs na kuha sa kanyang bansa. Iyon ay sa may bandang Mount Ararat. Alam ng kapitan ang kaugnayang pangbiblikal ng bundok na ito at ng maaaring pagkadiskubre niya sa arko ni Noah. Pero para makasigurado, pinasuri niya ito sa isang famous aerial photography expert na si Dr. Brandenburger ng Ohio University. Kinumpirma naman ng eksperto na ang imahe o hugis sa litrato ay isang ang barko. Sa sumunod na taon, taong 1960, sinamahan ng ilang mga eksperto mula sa Estados Unidos si Captain Durupinar sa lugar kung saan nakita nila sa larawan ang hugis ng isang barko. Nagsagawa sila ng ilang mga pagsusuri, paghuhukay at iba pa upang kumpirmahin ang claim ng kapitan ngunit wala silang natagpuan at inanunsyo na ang nakita nila sa imahe ay isa lamang natural formation. Malaking pagkadispa niya ito noon kay Captain Durupinar. Ngunit makalipas ng ilan pang mga taon, noong 1977, binisita naman ng archaeologist na si Ron Wyatt ang lugar at nagsagawa ng mga pagsusuri gamit ang modernong teknolohiya at kaalamang siyentipikal. Ang resulta ay kanilang ikinagulat, ang ebidensya ng arko ni Noah. Nakita nila na ang mga ebidensya ng barko na akma sa sukat ng Noah's Ark na siya namang ibinigay ng Diyos kay Noah bilang sukat ng nasabing barko gamit ang radars at iba pang detector o detection technology noon. Ang unang bahagi ng ginawang survey ay ginawa para suriin ang bagay na ito na kanilang natagpuan at ang mga sukat nito. Ang hugis nito ay tila ba ang panlabas na cover ng isang barko o sa madaling salita, hugis barko mula sa dulo hanggang sa unang bahagi nito na nalaman naman dahil tila pointed ito. Ang distansya mula sa unang bahagi nito hanggang sa dulo ay tinatayang 515 feet o 300 Egyptian cubits at may average width na 50 cubits na siya namang mga sukat na nakasulat sa Biblia ukol sa paggagawa ng arko. Sa ilan pang pagsusuri, nakita rin sa ginawang survey ang ilang bahagi ng nasabing bagay na dinedipitan ng tila skeleton ng isang barko kung saan ang inilalarawan ay eksaktong imahe ng arko ang ginawa ni Noah. Kung ang bagay nga na ito ay ang arko ni Noah, ito kung gayon ay sobrang tanda na, nabulok na ang mga kahoy at ang mga organic matters ay naging minerals na o pinalitan na ng mga minerals mula sa lupa. Ang hugis na lang nito at traces o mga bakas ng orihinal na mga kahoy o ng arko mismo ang natitira kaya walang nakitang ebidensya ang mga nagsagawa ng pagsusuri o ekspedisyon noong 1960 kung saan inasahan nila na makakahukay sila ng mga peraso ng kahoy bilang ebidensya.
Sa posisyon ng bagay na ito na sinasabing arko nga ni Noah na nasa gitna ng mud flow, malalaman kung susuruing mabuti na ang bagay na ito ay rumagasa lamang pababa mula sa mas mataas pa na lokasyon. Pinaniniwalaan ng mga geologist na ang orihinal na posisyon nito ay 1,000 feet na mas mataas sa bundok at nabalot ng mga putik na tumigas. Ayon sa kanilang mga paliwanag, noong nagkaroon ng lindol noong 1948, rumagasa ito pababa ng bundok, nasira yung mga tumigas na putik na bumabalot dito at dahil nga doon ay lumabas ang structure. Ito ay kinumpirma ng mga kwento na bumabalot sa lugar na iyon na sinasabi na bigla na lamang nagpakita ang bagay na iyon sa mga mamamayan doon. Ang mga nasabing ebidensya ng sukat at hugis ng arko ay nakita o nalaman dahil sa radars o ground penetrating radars na gumagamit ng microwaves para mabiswalize ang mga bagay na nasa ilalim ng lupa. Ito ay ginagamit din para sila ay makahanap ng oil o iba pang mga minerals. Sa ganitong paraan nalaman nila ang hugis, sukat at iba pang mga detalye ng nasabing bagay. Dahil sa radar scanning na ginawa, ni-reveal na ang under the mud, ang symmetry at logical placement ng mga ebidensya, ang sukat at hugis ay magpapakita na ito ay man-made structure. Kaya naniniwala silang ito na nga ang arko ni Noah. Pero marami pa rin mga scientific ang kinukwestiyon ito. Kinakailangan pa daw ng matindi pang pagsusuri para kumpirmahin na ito nga talaga ay mga labi ng barkong ginawa at sinakyan nila Noah noong panahon niya. Ano sa palagay niyo mga kamaster? Posible nga kayang ito na ang sinasabing Ark of Noah? O kailangan pa talaga ng mas matibay na ebidensya? Komento ka naman sa baba ng video at ipahayag ang iyong nalalaman tungkol sa bagay na ito para naman malaman ko din. Maraming salamat nga pala sa mga taong patuloy na sinusuportahan ang channel na ito. Salamat at shoutout sa iyo Edrelyn Agabon, History Sports TV. Kung kayo ay mahilig sa mga kakaibang kaalaman, ay bisitahin nyo lang ang channel na ito. Shoutout din sa iyo Bruno Maras at sa iyo din Joselito Gora. At sa mga di ko po nabanggit, shoutout po sa inyong lahat at marami pong salamat.